Ano ba ang pagkakaiba ng generics na gamot at sa branded na gamot? Hindi ako pharmacist at mas lalong hindi ako doktor. Pero may kaunting kaalaman tayo, may kaugnayan dito. Yan ang pag-uusapan natin dito sa channel na kung sa kaalaman wala ka, malalamangan ka. Please enjoy this video. May pagkakaiba ba ang generics na gamot sa branded na gamot? Oo, merong pagkakaiba. Ano? Doktor na rin ang nagsabi na walang pagkakaiba ang mga generics na gamot sa branded na gamot pagdating sa effect nito. Ang pagkakaiba lang nito ay ang presyo. Magkapareho sila, kapwa sila mayroong active ingredients, manufacturing at packaging na pumasa sa same quality standards. Ang pagkakaiba lang ay mahal o mataas ang presyo ng mga branded na gamot. Gayun din, sabi nila, maganda, presentable at maayos ang packaging nito kumpara sa generics na gamot. Pero ang generic ay may gamot na kopya sa original na branded na gamot at mas mura ang generic na gamot. Ang aktibong sangkap nito na laman na generic na gamot ay pareho lang sa branded na gamot na kinopya nito. At gayon din, mas mura ang generics na gamot dahil hindi sila gaano gumagastos sa advertisement at promosyon. Isa pa, walang patent o pang-open na sa publiko ang gamot na ito. Kaya ang ibang kumpanya ay pwedeng gumawa at magbenta nito. Hindi lahat ng gamot ay may generic. Kapag bagong labas ang gamot ay wala pa itong generic. Kasi ang bagong labas na gamot ay may patent na hawak ng kumpanyang nakaimbento dito. Kung may patent pa ang gamot, tanging ang kumpanya may hawak nito ang pwedeng magbenta ng gamot. Pero paglipas ng ilang taon at nawala na ang bisa ng patent, pwede nang gumawa ng generic kopya ng gamot na ito ang ibang company. At gayon din, halos pareho-pareho lamang ang gamot, kaya naman sa konting sinusweldo ng empleyado, kaya nitong bumili ng gamot para sa impeksyon, alta presyon, diabetes, pag-insulat, ubo, at trangkaso. Alam nyo ba ang halaga nito sa generics na gamot ay 2 pesos hanggang 8 pesos lamang? Kung ikukumpara mo sa branded na gamot na mabibili mo sa 20 pesos hanggang 50 pesos. Kaya maitatanong nila, mas epektibo siguro ang branded kasi mahal. Yung para sa generic na mura. Diyan kayo nagkakamali. Kaya depende sa budget mo na kaya. Kung gipit ka, o kaya kaya mo naman, mag-branded ka. O kaya kung gipit ka, mag-generic ka kasi pareho lang naman ang effect nito. Malaki ang pinagkakaiba ng gamot ng dalawang ito. Kung budget ang o practicality ang pag-uusapan. Mainam po na gumamit ng generics na gamot dahil pareho din naman ang ingredients nito at parehong nakagagaling ng sakit kapwa ang branded at generic na gamot. Pero itong dalawang ito, ang layunin nito ay magpagaling ng may sakit. Ngayon, ano pa ang sinasabi nito sa atin, itong branded na gamot at generic na gamot? O ang pagkakaiba nito? Apart from looks and packaging, wala talagang pagkakaiba ang generic na gamot sa branded na gamot. Pero kahit pareho lamang ang dalawa, may iba pa rin pumipili ng branded dahil sa tinatawag na familiarity or dahil sa nakasanayan nila nito. Dahil nauna ang branded na gamot sa merkado, matagal na itong kilala ng tao at tinatangkilik ng mga mamimili. Alam na nila na gumagana ang gamot na ito at maraming takot na sumubok ng ibang brand.
Pero kahit na mas mura ito, dahil may tiwala na sila na nabuo sa brand o branded na gamot. Isa pang dahilan bakit mas mabor ang ibang tao sa branded na gamot ay ang tinatawag na exposure at brand recall. Ang mga branded na gamot ay madalas na gumagamit ng endorser sa tuwing meron silang ini-endorso na gamot na makikita natin sa TV o sa social media o sa mismong butika na maging sa mga napapakinggan nila sa radyo. Dahil sa dalas nilang nakikita itong mga brand na ito, ito ay tumatak na sa kanilang utak. Maraming rason kung bakit mainam ang generic na gamot. Anong mga rason? Una, mas mura ito. Katulad ng sinasabi namin kanina, o sinasabi natin kanina, mas mura ang generic na gamot dahil napaso na ang patent ng pharmaceutical. Itong napaso na patent ng pharmaceutical companies para sa kanilang branded na gamot, kaya pwede na itong i-produce ng ibang mga kumpanya. Mas mura ang mga generic na gamot dahil hindi kinakailangan ng kumpanya na mag-research na test para gumawa ng gamot. Kinakailangan nilang kopyahin ang formula at tested na gamot at i-produce. Ikalawa, pareho lamang ito. Scientifically speaking, walang difference between generic brand name drugs. Mayroong parehong amount of active ingredients delivered to the body at pareho lamang ang epekto ng gamot sa katawan. Ikatlo, strict rules. Di lamang basta-basta pwedeng gumawa ng generic na gamot. Kinakailangan sundin maigi ang formula ng branded na gamot para masigurado na pare-pareho ang bioequivalent ng dalawa. Kaya ang generic medication can never be different from its branded counterpart. Pag ingumpara sila, an active ingredient sa chemical composition nito. Ikaapat na dahilan o mga rason. Ligtas ito. Kung gaano kaligtas ang branded ng gamot, ganun din ang kaligtas ng mga generic na gamot. Dahil ito sa mahigpit na guidelines o batas na kailangan sundin ng mga gumagawa ng generic na gamot para siguraduhin na sakto ang pagkopya nila ng branded na gamot at ibig sabihin nito, pareho rin ng bisa, side effects, at ang safety nito. Kung may isang problema sa generic na gamot, ito ay hindi lahat ng branded na gamot ay mayroong generic na kanumbas. Ito ay dahil hindi pa napapaso o nai-expire ang patent ng ibang brand na gamot kung kaya't hindi pa maaring gumawa ng mga generics companies ng generic version ng mga ito. Pero ano pa ang mas mainam? Generic ba o branded medicine? Marami ang tatanong, alin ba sa dalawa ang mas mainam? Generic ba o branded? Meron tayong halimbawa. Si Aling Marites at si Aling Vicky ay parehong inubo. Sabay silang nagpatingin sa doktor at sinasabing mayroon silang dry cough. Pagkatapos magpatingin ng dalawa, bumili si Aling Marites ng branded na gamot sa butika. At si Aling Vicky naman ay bumili ng generic na gamot. Ito ay ang Lagundi. At si Aling Marites ay Plemex Forte. Pagkalipas ng ilang araw na pareho silang umiinom ng gamot na ubo, sabay nakaramdam sila ng ginhawa. Sila Aling Marites at Aling Vicky kahit na magkaiba na ang kanilang iniinom na gamot. Dahil pareho lang inilalaman ng generic na gamot at branded na gamot, pareho rin silang nakagagaling. Walang lalamang o higit sa isa, kaya rin sabay na gumaling sila Aling Marites at Aling Vicky dahil pareho lang silang din ang bilis ng bisa ng gamot sa katawan ng tao, maging branded man o generic. Kung nagigipit o kulang sa pambili, walang problema sa pagbili ng generic na gamot. Singbisa lang ito ng branded. Kahit na mamahalin ito. Kaya kung nagtitipid ka, mag-generic ka. Pero may paalaala tungkol sa generic drugs. Kung nakasanay ninyo bumili ng brand na gamot at naisipan ninyo na lumapit sa generic na gamot,
huwag magulat o magtaka na magkaiba ang kanilang hitsura. Kahit na pareho naman klase ang dalawa. Ito ay dahil sa tinatawang trademark laws na nagpabawal sa pagkopya ng generic drugs ng sakto-sakto sa branded drugs. Kinakailang baguhin ng hugis, kulay, laki, at palot ng generic drugs ayon sa trademark laws. Huwag mag-alala dahil ang paglabas lamang na itsura ang nagkaiba nito, pero ang laman nito at effect nito ay pareho lamang. Walang masama sa pagpili ng mas abot-kayang gamot. Hindi lahat ng tao ay makakabili ng mas mamahaling branded na gamot. Ito ang dahilan kung bakit mas magandang piliin ang generic na gamot. Gusto mo makaminos o gusto mo magtipid o mag-budget. Pero alalahanin natin na pareho lamang ang bisa at nilalaman dalawang uri ng gamot na ito. Kaya safe na safe ka at makikasiguro kang makakatulong ito basta ito. Basta ito ay inumino ng wasto. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung bago pa kayo sa channel namin, pakilike and subscribe and hit the notification bell. Ito yung channel na kung sa kaalaman wala ka, malalamangan ka. Thank you and goodbye.